Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Ituturo ko na naman po sa inyo kung paano kayo gumawa ng account nyo for free. Free yon, walang babayaran, wala ring hihinging credit card sa inyo. So ito yung process kung paano kayo gumawa ng account nyo for free. So isi-share ko yung screen ko rito. Okay, so ang una nyong gagawin is to, kung halimbawa may sinend sa yung link, or kung wala man, hingiin nyo sa inyo, sa inyong kung sino man nag-share nyo, kung ano yung user's name niya. Okay, so ilalagay, halimbawa ilalagay ko dito yung user's name ko. Okay. Okay. Tapos automatic yung lalabas yung sponsor ID ng taong nag-introduce sa inyo. Then gagawa din kayo guys ng ano ng sarili niyong user's name. Halimbawa ito yung ginawa kong user's name. Gagawa din kayo ng sarili niyong user's name. Magki-create din kayo ng sarili niyong password. Password contain o ba one capital letter, small letter at numbers, 8 characters minimum. Tapos i-confirm niyo yung password niyo. Then make it sure na tama yung email address na ilalagay niyo dito kasi pagkatapos niyan is i-confirm niyo dun sa email address niyo. Yan, so i-confirm yung email address niyo dito, then next, then pipilapan niyo the remaining information na kailangan niya. Pagkatapos nun guys, pag na halimbawang natapos niyo yan, maghintay kayo ng mga siguro mga isang minuto, bubuksan niyo ngayon yung email niyo. So halimbawa bubuksan ko yung email ko, ito yung lalabas, yan. May mag-a-appear dito na ano, may mag-a-appear dito na ito, yung Karat Gold. Welcome to Karat Gold International. Yan. Pag pinuksan ko yan, then may makikita ka rito parang ito, itong kulay blue na to. Please confirm your email address by clicking on the following link. Yan. I-click nyo ngayon to. Yan. Pag na-click nyo yan, yan, sasabihin niya sa inyo na your account is now verified. Ibig sabihin, verified na yung account nyo. Then, ang gagawin nyo, pagkatapos niyan, ang gagawin niyo doon is, balik tayo rito. Instead of nag-registered na kayo, kasi tapos na kayo sa registration, log in, karatbars.com, ito yan, karatbars.com. Type niyo yan sa web. Then, log in. Okay. Ang lalabas niyan, ganito na. So, ilalagay niyo ngayon yung user's name na kinreate niyo, yung password na kinreate niyo rin. Then, itong code na to, enter code, caps lock daw yan, ibig sabihin naka capital letter yan, lagay mo rito, then log in. Yan, pag naka-log in ka na, ito na yung kalalabasan nun. Yan, pag naka-log in ka na, ito agad ang bubungad sa screen nyo. Yan, may makikita ka ng product dito agad kasi privilege dun sa mga taong una pa lang na magbukas ng account na pwede na sila agad na magdeposito ng pera nila na hindi pa kailangan yung documents nila. Very limited lang yan. Minsan nawawala din yan. Pero privileged din sa mga taong, halimbawa wala pang documents, pwede na agad silang mag-go through dun sa transaction nila. But, kung halimbawa i-upload mo yung documents, punta muna tayo sa general dashboard. Yan. Ito yung makikita nyo dun sa dashboard nyo. Yan. Ito yung makikita nyo dun sa account nyo. Yung KYC nyo, status is not uploaded. Ibig sabihin, hindi pa siya na-upload. Dapat ma-upload mo na yan at ma-approve. Dito mo rin makikita yung KCB mo. Yung in-exchange mo yung fiat currency mo into cryptocurrency natin. Dito mo siya makikita. So, paano mo i-upload ngayon yung documents mo? Yan, may makikita ka dito sa taas. Yan. Under sa profile. Profile, to. Tapos KYC. Then, pipindutin mo yung KYC. KYC stand for Know Your Customer. Pwede mo siyang basahin lahat dito. Yan, yung agreement niya. Pagkatapos, sa ilalim nun, may makikita kang KYC document upload. Okay? Mamimili ka ngayon dito. Ibig sabihin, itong dalawa na to is dapat mo makomplete. Ang una, proof of ID. Ibig sabihin, either passport lang, driver license or government ID. Yun lang ang pupwede. Halimbawa, sinelect ko yung proof of address, ID. Then magbabrowse ka rito. Pag pinindot mo yung browse, halimbawa sa computer, hihingi sa iyo kung anong saan mo nilagay yung file na yon. Yan.
Pag cellphone naman ang ginamit mo, pag pinindot mo itong browse na to, makikita mo may option doon na use your camera. Kasi po, pwede mo siyang pipicturan ngayon yung documents mo, either passport, passport man yan o ID, driver license or PR kung nasa Canada ka, si US ka, kung ano yung government ID mo doon. Then, pagkatapos yan, once you browse at napicturan mo na, then upload choosing file. Yan, i-upload mo dito. Browse muna, then picture or select file, upload, then upload choosing file. Yan. Use pala dito, use. Upload. Pag na-upload mo na, magkakakulay green yan dito. Pag natapos na yung proof of ID, papalitan mo ito ngayon ng proof of address. Yan. Ang proof of address, ang sabi niya dito, either utility bills lang, phone bill, or bank statement, or car registration. Pwede din yun. Utility bills, ito yung gas and electricity, water bills, yan. Kung wala ka nun, ibig sabihin yung mga pinapadala sa yung halimbawa, ano pa bang utility bills? Phone bill, yan, mga ganyan. Yung pinapadala sa yung sulat. Pero pag wala ka talaga yan, halimbawa paperless ka, or majority sa Pilipinas, bank statement, pumunta ka dun sa over-the-counter sa banko, hingi ka ng bank statement for a week or one month, then wag niyong kakalimutan na ipapastamp niyo siya sa cashier o sa teller, papastamp niyo, then initial. Or hindi naman, ka registration kung may sasakyan kayo. Basta nakalagay doon yung pangalan mo at yung address mo nandoon. Yun ang hinihingi kasi doon na prove na doon ka talaga nakatira. Then, the same thing sa ginawa natin doon sa ID, browse. Tapos, kung cellphone ulit yan, pwede mo siyang picturean or ibabrowse mo kung saan file. Then, use photo. Then, upload choosing file. Pagkatapos niyan, makikita mo dito, document pending. Ibig sabihin, waiting for approval ka na. Para malaman mo kung approve ka na, pupunta ka dito sa general dashboard. Then, makikita mo rito kung sa KYC status mo kung approve na o hindi. Malalaman mo din dyan kung decline, kasi nakalagay dyan, decline. So, ibig sabihin, uulitin mo o maghahanap ka ng ibang documents na kung ano yung sinabi niya, bakit na decline. Tapos niyan, ang gagawin mo doon, pag halimbawang aprobado na itong KYC mo, ang second step niyan is yung Karat Pay. Tapos, registered Karat Pay. Yan. Kaso lang dito, nakalagay dito, your KYC documents not approved. Ibig sabihin, hihintay mo muna ma-approve yun. Pag na-approve na yun, i-check mo yan dito. Check. Pagkatapos niyan, i-open mo ngayon, o registered, i-open mo na naman yung email mo. Sasabihin na naman doon ng Karat Pay, confirm, ganito. Tapos, hihingiin niya yung the first, last digit ng numbers mo dito, may makikita kang numbers yan dito, yung the last 5-digit. Pagkatapos nun guys, ito lang muna, tapos tawagan nyo ako, message nyo ako, o itanongin nyo yung tao na yon kung ano yung procedure, kung paano nyo nalalagyan ngayon ng deposito, itong account nyo. Yan, paano na kayo magkakaroon ng coins dito. Tanongin nyo ulit yung mga taong nagbigay nito, or ay message nyo ako. Yan. Dito sa taas na to, yung mga function na to, lahat yan mayroon siyang tutorial. Yan. Pwede mo siyang pindutin. Dadaling ka nyo dyan sa YouTube. Ipapakita sa'yo. Ipapakita niya sa'yo yan. Yan. Profile, my gold, product purchase. Para malaman mo kung ano yung function yan. Again, itong account na to is walang binabayaran. Ito yung libre. Wala din siyang monthly fee. Kailangan mo lang dito is alagaan mo lang yon o ikikip mo lagi yung password mo. Huwag mo isi-share sa tao. Of course, pag sinare mo sa tao, pwede niya mabuksan yung account mo. So, huwag mo siya isi-share sa tao. So, yan. Yan yung procedure ng kung paano mag-open ng account for free. So, ngayon, yan lang muna. Hintayin niyo na ma-approve yung account niyo. So, again, thank you very much sa pagpapakinig sa kung ano yung sinabi ko dito. Kung may question kayo, tanungin niyo yung taong nagpadala sa inyo. Or i-message nyo ako. Maraming salamat po.